ko ngayong video, ngayon sa video ko na naranasan ko na nagbuntis ako, ito yung tinatawag nilang puff rashes. Yung puff rashes, tumutubo sa balat natin. At mailan-ilan lang mga buntis ang nagkakaroon nito. At ako naman eh, nagkaroon ako ng ganito. Maswerte ako. Hindi, joke. Ah, oo. Ang puff rashes, ito yung namumula yung skin natin. Nung nagbuntis ako, nung 6 months ako, nagbubuntis kay baby. Yung kulay red siya na maliliit at makati siya. Kapag mas lalo mong kakamutin, mas lalo siyang mangangati. Hindi kanya patutulugin. Kahit anong ilagay mo, as in, aburido ka. Yun yung naranasan ko talaga dun sa puff rashes. Napakahirap ng puff rashes. Ang consistent ang ginawa ko, ito lang ang nilagay ko. Ang nilagay ko sa rashes ko nung nagbubuntis ako, baking soda. Baking soda, bago ako maligo, nilagyan ko siya. Pinapahiran ko bago ako maligo. Tapos saka ko siya iwa-wash out. Tapos isang tips pala, wag natin lalagyan ng malamig na tubig yung skin natin. O kaya wag tayong maliligo ng malamig na tubig. Ang sabi nila, maganda nga daw yun sa puff rashes ang malamig na tubig. Pero kung manasin ka, hindi maganda yung malamig na tubig pag maliligo tayo, guys. Mga mami. At guys, isa pa pala, wag na wag nyo kakamutin ang puff rashes. Kapag kumati siya, huwag niyong kakamutin ng kakamutin kasi mas lalo siyang dumarami at hindi siya nawawala talaga pas lalo pag lalong kinakamot ng kinakamot, lalo siyang dadami ng dadami at lalo siyang kakati ng kakati. Kaya ang tips sa puff rashes, huwag kakamutin at dampi-dampiin lang ng ganyan. Sa pamumula kasi niya, doon dumadami yung maliliit na rashes. Yun yung puff rashes nga na tinatawag nila. At saka mami, maligo araw-araw para yung katawan natin nare-refresh everyday. Kasi mainit ang katawan ng mga buntis. Naranasan ko rin yun, halos kahit kakaligo lang, mainit na naman. Halos parang tututok ko na lang sa aircon. Yun na lang ang atas aburido ka kasi napakainit. So dapat ang tips din natin, araw-araw maligo mga mami. Lalo po sa mga buntis, sa mga pregnant mami. Thank you for watching. Bye-bye.